Tapos na yung lecture ko, tumatanggap na tayo ng ang mga katanungan sa mga nanunuri at nanonood sa atin sa araw na to. Lovely and Gia? Hello, good evening po, sir. Sir Bali, ang una po naming babasahin yung mga nag-send po ng tanong prior to the event. Sige. Apo. Bali, sa mga gusto pa pong mag-send ng tanong, pwede nyo pong i-message yung tanong po ninyo dito sa in-call messages ng or yung chat ng Google Meet, or pwede kayo mag-raise ng hand kung gusto nyo pong mag-open ng mic para sabihin po yung inyong question. So for the first question po, nag-expire na kasi yung resibo ko last May 2021. Wala naman akong sales last year, kaya ngayon ko lang nilalakad ang ATP. 21,000 po ang sinisingil sa akin. May way po ba para mapababa yung sinisingil ng BIR for late renewal ng ATP? Okay, para magkaroon tayo ng ebidensya dyan sa unlawful act ng BIR, humingi ka ng formal assessment sa 21 million. So kung hindi ka nakapag-issue ng resibo dahil sa pandemic at inabutan ka ng pandemic para magpa-print ng resibo, hindi 21,000 ang babayaran mo, 1,000 lang. Yung 20,000 is issuance of ang tawag ito, prescribed or expired receipt. Kaya 21,000 yan eh. 1,000 mo, late registration of receipt. Yung 20,000 is issuance of unregistered receipt. Kaya 21,000 yan. Eh kung wala ka namang na-issue na unregistered receipt, hindi mo kailangan bayaran yung 20,000. Pero kailangan may ebidensya tayo na kinokolektahan ka para makapag-protest tayo. Pero kung daldal lang yan, hindi natin magagamit yan. So, i-insist mo lang na 1,000 ang bayaran mo. Yun lang mangyayari dyan kung wala kang ebidensya. Or, gumawa ka ng incident report, sabihin mo yung kung ano nangyari para may ebidensya ka. Malaman mo kung sino yung tao, kailan nangyari. Para 1,000 lang babayaran mo. O, yun ang sagot dyan. Sir, for next one po. Mm-hmm. Po. Sir, kapag manual na resibo po ba, pwedeng ipadala lang yung resibo kahit hindi napipirmahan ng buyer? Pinapadala ko lang po kasi yung resibo kasama yung item na binili ng buyer. Tapos may kasunod po, sir. Kung wala pong operations din ng business due to pandemic, pwede bang hindi na mag-file din ng tax returns? Ay, hindi. Sasagutin ko na yung number 2 mo. Kung wala ka mang benta, meron kang expense. O kung wala kang benta, wala ka rin expense, kailangan mo pa rin i-report na wala. Para importante na mapaalam mo sa BIR na wala kang kinita at wala ka rin binili. 0-0. So, kaya ka nagpa-file ng return. Hindi mo pwedeng ipagwalang bahala yung pagpa-file ng return kasi it's an obligation that you must extinguish timely. Doon sa una mong question na pinadadala mo yung resibo na walang pirma ng iyong customer, di humingi ka lang ng email na yun ang instruction nila para meron kang ebidensya na yun ang instruction nila kaya hindi walang pirma yung mga resibo mo. O yun lang si set up dun. Another question. Next question po. Hi sir, ask ko lang po about sa pag-file through EBIR forms. Dalawang beses ako nakapag-file ng 2551Q for the fourth quarter ng 2021 kasi akala ko hindi ko na-submit yung first attempt. Hindi kasi ako agad nakatanggap ng tax return receipt confirmation sa email na usually within 20 minutes na re-receive ko na. Mm. Would I be penalized for submitting the return twice? Within the deadline ko naman na-receive both of their receipt confirmation. Wala namang problem nun, lalabas yung latest na i-file mo as amended return. So, walang problem dyan. Okay yung ginawa mo. Pero ang presumption ko rito na pareho lang naman yung ano yung amount o yung content ng parehong return period. Yan, o yun ang sagot doon. Wala ka dapat ipag-alala. Tapos. Dapat yun ang sagot ko. Another question. Next question po.
Nag-file ako ng closure ng business ng husband ko who passed away last 2021 along with the estate tax application of our properties. Ayaw i-release ang e-card dahil sabi ng RO na nakausap ko ay magpapadala pa daw sila ng LOA para doon sa pinapaklose na business. Pwede ba nila akong singilin kung halimbawa na may lumabas na deficiencies kahit pumanaw na yung husband ko? Actually kasi yung taxes na malalaman sa deficiency is a claim against sa property ng estate eh. Kaya magkakaroon ng investigation. So wala namang problem doon. Pa-open mo lang yung book mo kasi yung any tax claim naman ng BIR will be a deduction dyan sa estate liability mo. So dyan mo rin kukunin yung ano, yung pambayad kung sakasakali. Tama lang yung ginagawa nila. Allowed sa batas yun. Kasi ang hinahabol, hindi ikaw. Ang hinahabol, yung share ng asawa mo dyan sa property na conjugal. Kaya very important kung sa mga nanonood ngayon at nanonuri, please ipaghiwalay niyo yung negosyo ninyo sa inyong personal property as much as possible. Okay, gumawa ako ng video niya. Kagagawa ko lang kanina. Puntahan niyo yung YouTube ko, Tax Specialista, para maiwasan niyo yung ganyang pangyayari. So, another question. Next question po. Late ako nakapag-file ng annual registration fee. Separate kong binayaran yung 500 pesos na registration fee, surcharge and compromise penalty via GCash since ayaw ko na din lumabas para magbayad sa bank. So, bali 3 transactions yung ginawa ko sa GCash. Nung nagpa-CMS ako, nag-reflect pa rin yung 0605. Ang sabi, yung 500 lang yung pumasok sa system nila, hindi kasama yung surcharge and compromise penalty na binayaran ko. Paano po kaya maaayos ito? O, di gumawa ka lang ng formal letter. Attach mo lang yung tatlong sinabi mong resibo at saka purpose. Nandoon naman yung purpose, ba't ka nagbabayad eh? And then, parisin mo sa BIR at yung huling kung statement mo dyan sa letter request mo is i-close yung case mo because ito nga yung mga ebidensya na kompleto yung pagbabayad mo. Ganun lang kasimple yun. Bigyan mo lang, i-disclose mo lang sa kanila yung mga totoong nangyari. At meron ka ebidensya na na-disclose mo sa kanila para hindi ka paulit-ulit na habulin. Yung letter na gagawin mo, tsaka yung mga attachment dapat received ng BIR yan. Ha? At tsaka yung mga attachment dapat ay naka-identify doon mismo sa face ng iyong parang covering letter. Another question. Next question, sir. Sir, mag-audit na ang RO na naka-assign sa case namin. Ang gusto namin sa office namin mag-examine for the safety ng tao namin na naka-assign sa case nito. And para maiwasang ma-misplace yung documents, pero ini-insist ng RO na sa office ng BIR i-conduct ang audit. Sino po ba yung masusunod sa place kung saan i-conduct yung audit? Okay, ito gagamitin mo ha. Mag-download ka. RAW 3-2014 at saka itong RMO 19-2015. Available yan sa BIR website. And then, nakasulat sa batas natin, pwede mo rin i-download. Sulat ko para, sorry. Sulat ko para maalalan yung lahat. Pag ganyan, binabastos kayo ng BIR. Ito ang mga kailangan yung dokumento. Isampal mo sa mukha nila. RAW, available to lahat sa website. 2014. RMO 19-2015, RAMO 1-2020. And gagamit ka na Section 235 Tax Code. Yan ang kailangan mo. Gawa ka ngayon ng letter, i-attach mo yung mga sinabi kong yan. Parisip mo sa kanya, ang nakasulat sa letter mo. Gusto mong magpa-audit immediately sa opisina mo. Non-negotiable. Period. Tapos na. Wala ka ng problem. I-attach mo yung mga sinabi kong yan.
Tapos may recovering letter yung kung ano sinabi ko yung mismo. Sulat mo. So, another question. Next question. Sir, marami tayong lockdowns noong mga nakaraang buwan. Mm-hmm. Hindi ako nakakapunta sa bank agad para magbayad. Kaya late ko nababayaran yung isang tax return ko. May possible na penalty ba ito in the future? If meron, ano ang dapat kong gawin para maiwasan ito? Number one, punta ka sa BIR website. May mga revenue memorandum order dyan, tsaka revenue memorandum circular na nag-e-extend nung payment period. Hanapin mo muna yon. Tapos, i-reconcile mo yung payment date mo kung pumapasok sa extension. O di wala kang problem kung pumasok sa extension. Diba? Kung hindi naman pumasok sa extension, dahil nga sa mga lockdown. Pag nag-lockdown, sigurado may extension yan eh. Eh, meron tinatawag na, ito, sulat ko na nga para maintindihan nyo. Ito, i-ano mo, i-download mo to para malaman mo kung ano yung tawag nito. Yung penalty mo. Ito. Yung binubilog ang RMO 7-2015. Andiyan dyan kasi hindi ko kabisado. Napakadaming figures dyan eh. So, yan yung download mo. Mababasa mo na dyan kung ano yung penalty na applicable sa late payment ng specific return. Ayun ang masasabi ko sa'yo. Another question. Another question po, sir. Di ba may power ang commissioner to suspend or kaya i-extend ang filing ng tax returns for meritorious case? Mm-hmm. Ano po ang mga examples ng meritorious cases aside from public health like this pandemic? Kasama din ba sa na-extend na sususpend yung pag-comply sa SDT and or pag-file ng mga protest? Correct. Meron diyan, may rule diyan na available sa BIR website na nagsususpend ng subpoena duces tecum at saka ng payment ng taxes at the same time pagpapile ng protest sa formal letter of demand, sa preliminary assessment notice, saka notice of delinquency. Available yan. Hindi ko lang matandaan ano yung mga dates na yon, pero nakasulat na yan sa BIR website. I-google mo lang, sir, eh. Extension to file protest during pandemic, lalabas na yung rule na hinahanap mo. So pag ganoon, wala kang penalty dun, sir. Hanapin mo lang yung rule kasi every action na gagawin mo must be supported by BIR rules and regulation. Another question. Next question. Ano pa po ang pwedeng gawin para makapag-comply sa discussion of discrepancy kung ayaw ng taxpayer na pumunta sa office ng BIR for health reasons? Based po kasi sa nakita kong slide nyo kanina, tinanggihan ng BIR yung discussion of discrepancy through online platform like Google Meet. Ano pwede pa? Humingi ka ng certification sa doktor. Kasi dito sa nakita mong tinanggihan, walang sakit yung taxpayer. Walang sakit eh. So walang valid reason para hindi siya pumunta. Eh, since may valid reason ka dahil sa sakit at makaka-acquire ka na halimbawa ng dangerous disease, gumawa ka lang ng certification sa doktor. Tapos sabihin mo na mag-meet kayo sa opisina. Kailangan may justification. Kasi under the rule talaga, it must be in the office of the BIR ang discussion of discrepancy. Kailangan may valid justification and of course, supporting documents. Yun lang naman ang requirement eh. Gawin mo yun, sir. Otherwise, wala tayong magagawa because nakasulat sa batas, pupunta ka sa opisina ng BIR. Another question. Next question, sir. Sir ATM, good evening po. Wala po akong operation mga panahon ng marami tayong lockdown. Hindi po ako nakapag-submit ng mga documents para sa LOA dahil wala naman po akong transactions. Ano pong pwede kong gawin? Meron po bang batas na pwede kong gamitin in support sa case ko? Meron. Kung wala kang operation, natural, wala kang documentation. So, ang gagawin mo lang, mag-execute ka ng affidavit of no operation. Tapos, mag-submit ka ng list of accountable forms mo na last use mo, kung kailan mo nagamit, at saka yung listahan ng mga unused. Yun yung ebidensya mo na wala kang operation.
Tapos, kumikita ka rin na certification sa barangay mo, ipanotarize mo, na hindi ka nag-o-operate. Yan, magandang ano yan, documentation yan. So, it must be supported by relevant evidence and of course, must be declared. Ibig sabihin, i-inform mo BIR. Yun yung kailangan mong gawin, sir. Another question. Next question. Pwede po ba mag-require ang RO ng mga documents or records na wala sa binigay nilang checklist of requirements? Sabi ng RO, hihingiin din naman daw yun once na mag-proceed sa SDP yung case namin. Okay, ang ganito gawin mo, sir, para hindi nga ma-proceed sa SDT, i-invite mo sila na mag-audit sa opisina mo. In writing. O, di wala ng SDT. Diba? Tsaka hindi nila pwedeng i-invoke kung ano yung mga sinusulat nila. Kasi, the records are already available sa opisina mo. So, whether complete yan or incomplete, wala silang magagawa doon. Nagiging weapons or tools nila yan against you, tools na ng harassment yan dahil meron silang ebidensya yung kanilang nire-request. So, to kill the checklist of requirements, imbitahan mo sa loob ng opisina. Huwag kang magpa-audit outside sa office mo. Yun yung taktika dyan. Okay. Ngayon, tinatanong mo kung ano yung listahan. Gamitin mo yung, hindi ko lang alam kung may available pa to. Ito gamitin mo. RMO 53-98. Okay? Tsaka RAMO 1-2022. Yan ang panlaban mo sa kanila para hindi mo ibigay yung mga records na wala ka. Ang bibigay mo lang mga records na meron ka. Another question. Another question po, sir. Sir, nasususpend po ba yung prescription period ng rights to assess and collect ng BIR during pandemic and sa other cases na risk sa public safety? Nasususpend. Merong mga rule na ngayon dyan na inisyo BIR. So, kailangan tayong sumunod nun. Nasususpend. Yun naman sa ganun. Nasususpend. Tapos, nasagot ko naman, nasususpend. Another question. Next question po. Ongoing po ang audit namin and they are requiring us to give the list of our bank accounts. Need po ba talaga naming i-present yon? Hindi. Sabi ko nga, papuntahin mo sa opisina mo para hindi makapagdikta kung ano kailangan nila. Pag nag-audit yan, outside sa opisina mo, ididikta nila kung anong gusto nila. Hindi yung ano kailangan lang. O, so, baliktarin mo yung problem mo sa opisina mo, ipa-audit, para ikaw ang nagdidikta kung ano ibibigay mo sa kanila. Another question. Sir, yun pa lang po yung nag-ask ng question sa atin po. Okay, so meron bang verbal questions na gustong magbigay sa atin? Everyone po, if gusto nyo pong magtanong, you can open your mic din po or send the message po sa chat box natin. Siguro, sir, bigyan natin sila ng 1 minute, 2 minute to type kung may itatype po sila. Sige. Then kung wala po, we can call it a day na po. Yes, okay. Hello, sir. Meron yes. Pong pumasok na question galing SMS naman po. Mm-hmm. Ito po yung question nga. Valid po ba mag-audit yung pumalit na group of revenue officers na di po nag-issue ulit ng LOA? Invalid. Ang letter na binigay sa amin ay notice lang na nag-change na yung group na mag-audit sa amin. Yung LOA na hawak namin ay nakapangalan pa din sa unang group ng revenue officers. Actually, ang gusto mo strategy, niya pababayaan ko mag-audit hanggang matapos. Hanggang maubos yung 3 years. Kasi anything na gawin nila illegal. So, kung makapag-assess man sila, illegal pa rin. Talo sila. Mababayaan ko mag-audit yan kahit mag-assess. Matutuwa pa ako eh. Kasi lahat ng gagawin niya, unlawful. Kahit na million-million assessment niyan, unlawful pa rin. Tsaka ko sila titirahin dun sa area na mahina sila. Ngayong area na to, pag sinabi mo na, oh, void yung ginagawa niyo, papalitan lang naman yan eh.
So, mag-i-issue siya ng LOA. Kung may mahaba pang panahon para mag-i-issue sila ng assessment, tatamaan ka. Eh ako, pababayaan ko mag-audit yan eh. Kasi from the very beginning, void. Fruits of the poisonous tree ang gagamitin diyang doctrine. Yan ang masasabi ko lang sa'yo. Nasa sa'yo yung decision. Gusto mong magkaroon ng problem o wala kang problem starting today? Sir, may next question din po. From Ms. Josephine. Good evening po. Ina-update po ba ang COR? Yes, kung mayroong changes sa iyo. For example, from BAT to non-BAT, BAT to non-BAT, yun, changes yun. Change of status. Diba? So, kung ano yung nire-require na basic information, ina-update yan. Change of tax type, change of address, change of name. Diba? So, additional branch niyo mo, ayan. So, yan yung mga bagay na kailangan mong i-update. Kaya nga merong 1905 eh. Basahin mo lang yung 1905. Nandoon na lahat ng mga requirement at saka mga instances na kailangan kang mag-update ng COR. Another question. Wala na po, sir. Wala na po sa chat box natin. Gia, meron nag-text sa'yo? Meron ka ba? Wala na po, sir. I think that would be the last question po for tonight. Oh, meron ba kayong po-promote na dalawa? Yes po, meron po. Bali, this coming April, meron po kaming dalawang upcoming events. That is for April 8, 2022. Ang webinar po is entitled The Letter of Authority Progression. And this coming April 2022, ang topic naman po is estate tax application for transfer of real properties. Eh maganda yan, so, ha? Gusto ko yan. So kung ano po, kung kayo po ay interested, pwede nyo pong i-visit yung website po namin para mag-register. Papadalan din po namin kayo sa email nung link po ng mismong registration ng mga events po. Sa pag-send po namin ng scan copy ng inyong official receipt and yung certificate. Yun lang po, thank you po. Tsaka dadagdag ko lang, kung meron kayong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, or kasama na gustong matuto ng taxation, please, i-refer nyo lang si Lovely at saka si Gia. And then, baka meron tayong business in the future na pwede tayong magsama. Lovely, meron kang sasabihin? Wala po, sir. Pero pwede natin sila invite, sir, dun sa income na new business nyo po. Yung sa templates. Yes, okay. So, yung template, i-email nyo lang sa kanila yung mga dapat nilang malaman. And then, kung interesado sila, kontakin na lang si Lovely o kaya si Gia. Yes po, sir. So, with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. At maging masaya sana ang buhay ninyo sa mga susunod na araw at mga taon. Maraming salamat, Lovely. Maraming salamat, Gia. See you later. Thank you po. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. Para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you, mga minamahal kong ka-taxpayer.
for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.